Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon sa mga salita ng Panginoon na ating pong pagsasalusaluhan ngayong gabing ito. Ngayong gabi ay magsi-7 months na po tayo na naka-lockdown, pero still no po ay tayo ay pinagpala pa rin ng Panginoon, and nawa no, the presence of God ay maranasan natin ngayong gabi no po. Ang pamagat po ng pag-aaral namin natin ngayong umaga ay ngayong gabing ito ay how to be strong and courageous. Ulitin ko po ulit, how to be strong and courageous. Sa panahon natin ngayon, nasamot-saring mga dilubyo o bagyo ng buhay ang pinagdadaanan ng mga tao. Tayo po. Kaya kailangan ng mga tao malakas, matibay, di natitinag, joyful, hopeful, and encouraged. But life is a choice. It's your choice. Pwede mo naman kasing pahinain ang sarili mo. Pwede mo ding palakasin. Pwede mong palungkutin. Pwede mo ding pasayahin. Pwede mong pahirapin, pero pwede mo rin siyang pagtagumpayin. It is your choice. Nasa sayo po yun. Actually po, lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon ay bunga ng ating mga pagpili noon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." This is God talking to Joshua. Inutusan si Joshua ng Panginoon. Utos ito. It is not option or optional. Pagka di mo pil, wala ka sa mood, hindi mo gagawin. Hindi po pwede yun. It is a command. Utos po ng Panginoon. Sabi kay Joshua, "You have to be strong, Joshua. Don't be fearful, Joshua. Don't be discouraged, Joshua. Hindi ka nothing or a second-rate copycat ni Moses. Iba ka. Iba din si Moses. Buo-buo ka ng sarili mong story. Be your own version, Joshua, of yourself. You have a distinct calling, a unique anointing in your life. You don't need to copy someone else and prove your work to them. Walk on your calling, Joshua," sinasabi ng Panginoon. "You have to fight your inner insecurity. Fight off your self-pity, your own bitterness." Minsan po ay tayo mismo ang kumakawawa sa ating mga sarili. Because sometimes we underestimate ourselves. And when we underestimate ourselves, we underestimate God who created us, who formed you, who fashioned you. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Minsan nakakalibutan kasi natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kailangan laging maalala natin na mayroong Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa atin. Kailangan ipaalala sa iyo na ang pangalan mo ay hindi si discouragement, hindi kasi stress, hindi kasi depression, hindi kasi hopeless, hindi kasi failure, hindi kasi fearful, lalong hindi kasi sadness. Gusto ni Lord ipaalala sa iyo na ang pangalan mo ay courageous, ikaw ay victorious, ikaw ay winner, ikaw ay strong. Ikaw ay encouragement, ikaw ay powerful, ikaw ay successful. Because we are fighting people. Fight fear and discouragement inside of you. Ang totoo, ang labanan po ay wala sa labas, kundi nasa loob. Kapag nanalo tayo sa loob, tiyak na panalo tayo sa labas. But don't let anything or anyone that robs your joy in your hearts. You have to resist your own fear, Joshua. Be strong and courageous. Because we have an inner strength, but not our own strength. Zechariah 4:6 says that not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. In Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Sapat na ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin para lalo tayong maging matibay. Hindi mabuti sa tao yung laging kawawa o nagpapaawa at lagi nalang pinanghihinaan ng loob.
Kasi kung pinanghihina ka ng loob, sumusunod ang iyong katawan. Humihina din ang iyong immune system at ang iyong resistensya. At madali ka tuloy mahawaan ng sakit. Kaya kung alam mo na lagi nandyan ang problema, lagi nandyan naman ang pagsubok, mag-practice ka na. Ang susi dyan ay practice, practice, practice. Kahit pa nga sa larangan ng mga kompetisyon, ng mga contest, sa boxing, sa singing, sa running, sa piko, sa tumbang preso, sa Chinese garter, dapat may practice. Lalo kung alam mo naman na talagang may labang mahihirap sa buhay, dapat mag-practice po tayo. Kaya nga po, kapag nasanay ang sarili mo sa hirap at lagi yun ang ginagawa mo, parang muscle memory, hahanapin niya ng katawan yung hirap na yan. Meron kang tinatawag na resiliency. Kahit ang mga anak natin, ano po, turuan na mag-practice sa hirap ng buhay. Mga parents, mga magulang, huwag masyadong overprotective sa mga anak. Allow them na madapa, matisod, masugatan, matumba. Yung anak nga po naming bunso, kani-kanina lang, ay pumutok ang uso kasama ang ilong. Nung nakmakaraan naman, pumutok ang kilay, sabog kanina ang uso, may bukol sa ulo nung nakaraan, gasgas ang tuhod, eh ganun talaga ang buhay. Parte yan ng buhay. Alam nga naman, di ka makaramdam ng sakit, siyempre, di ka buhay nun. Pasalamat ka nga sa Lord dahil ibig sabihin, buhay pa tayo. Pakisabi sa katabi mo, pakikalabit ang tibay mo, buhay ka pa hanggang ngayon. Dahil nakakaramdam ka pa ng sakit. Ang mga anak natin, huwag niyong gawin ang kanilang mga assignment. Hayaan niyo sila. Ano, para lang tumaas ang grades nila, kayo gagawa? Ano naman ang naituro nun sa kanila ang karakter? Di ba wala? Kaya nga po may mga anak na 60 years old na, senior citizen na, umaasa pa rin sa magulang. Kasing laki na ng elepente, nakadikit pa rin sa saya ng magulang. Kasi ang mga dialogue ng mga parents na ito, ay ayaw daw nilang mahirapan ang kanilang mga anak. Eh kaya nga ang dialogue nila, kaya nga kami pastor nagpapakahirap para sa aming mga anak. I will do everything for them. Eh di wow, ikaw na ang dakilang magulang. Ang tanong, eh ano naman ang resulta noon sa iyong mga anak? Ayon, weak, lampa, banban, bano, walang buto, mahina ang loob, mahina ang sikmura, bonjing, dahil lagi kang nakasalo. Ang tanong, bakit nandiyan ka ba forever para subaybayan sila? Tandaan natin, mas mahal sila ng Diyos kesa sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Ikaw, di mo kayang bantayan 24/7 ng anak mo. Pero si Lord kaya niya. Paglaki sa layaw, Jeprox. Kami pong magkakapatid, ang tawag po sa amin, doon po sa lugar namin, ay lumaki kami sa palo. Ngipin lang ang walang latay. Iubod naman talaga ng tigas ng ulo namin. Aminado po ako. Kaya nga po, pag nakikita ko si Red, si Seth at si Go, kung gaano sila nakabait, ay natatawa na lang ako. Kasi nakikita ko ang aking mini-me. Lagi nga akong tinatanong ni mama kung kanino daw nagmana ang aking mga anak. Ang sabi ko naman, ala nga namang magmana sa kapitbahay. Ang point is, hindi kami pinalaki sa pagkukonsinti ng mga magulang namin. Salamat po sa mga tatay at nanay, sa tatay at nanay namin. Salamat nai sa iyong pagpapalaki sa amin. Yung mga kongresista ngayon na may mga grupo ng advocacy nila ay sinusulong na batas ay bawal daw paluin ng mga bata ngayon. Tingnan mo sila. Yung mga kongresistang ito, hindi pinalo ng magulang. Ano tuloy ang nangyari sa kanilang bansa, sa ating bansa? Kurap dito, kurap doon. Agawan sa pwesto ngayon sa kapangyarihan. Kung sino magiging Speaker of the House, meron daw term sharing kuno, pero nakakatawa, di ba? Ang sabi nga ni Abraham Lincoln, if you want to test a man's character, give him power. Hindi kasi mga pinalo to mga kongresista to na mga ito mga kongresistang ito na kailang mga magulang. 'Di ba po? At saka marunong pa ba kayo sa Diyos? Matalino pa ba kayo sa Diyos? Eh yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, maliwanag pa sa sikat ng buwan. Proverbs 22:15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will be removed it far from him.
Ang sabi sa Tagalog, Kawikaan 22:15, likas sa mga batang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. E ngayon, pag pinalo mo ang mga bata, yari ka sa bantay bata sa DSWD. Kaya sa Amerika, yung 911, magsusumbong agad ang bata pag pinalo mo. Tatawag agad yun. Kaya kawawa yung mga magulang doon sa ano eh. Sa Amerika eh. Kaya sa Amerika, ang ginagawa ng mga magulang, sabunot na lang dito sa ulo. No? Yun ang panlaban ng magulang sa pagdidisiplina. Eh paano? Pagka pinalo mo, yari ka agad, tatawag agad sa 911 yun. At least walang makikitang latay pag sabunot. Ano po ha, huwag niyong gawin yon. Ano po, sapagkat makikita natin na si mami at least walang ebidensya. Minsan inuutak ang mga magulang na lang yung mga otoridad doon sa Amerika. Kaya kahit kaya natin bigyan ng luho dahil marami tayong pera, ano po, ang ating mga anak, kahit palibutan natin sila ng mga alalay sa bahay, bigyan pa rin natin sila ng assignment sa bahay natin, mga household chores o gawaing bahay. Kasi mahirap masanay sa sobrang maginhawa. Kasi hindi naman yun ang true to life story. Di yan ang totoong laban sa buhay. Kasi paano kung maubos ang iyong ibinibigay? Paano kung maubos ka? Di ba ang tawag doon, spoiled? Ano ba ang Tagalog sa spoiled? Di ba? Japanese? O kaya panis? O nasirang bata ka? Sabi ko nga sa anak kong si Seth, hindi lahat ng gusto mo sa buhay makukuha mo, Seth. Kasi minsan, pag hindi niya nakuha yung isang bagay, naiinis agad siya. Ano po? Kaya sabi ko, hindi lahat ng bagay. Maraming mga hirap pa, Seth, na dadaanan ka. Kaya dapat alam mo kung paano harapin. Ako lang yata yung taong sobra-sobrang nakuha sa buhay. Eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nung ibinigay sa akin si Ate Rax niyo ng Lord. Amin naman kayo dyan. Nakita nyo naman ang aking asawa. Walang panama si Angel Curtis. Curtis ba yun? Angel. Ang Curtis. Angel Loxane. Sorry. Ngayong lockdown nga po para sa akin, ay blessing po sa mga bata at mga magulang ang nangyaring ito dahil natututukan natin ang ating mga anak para i-disciple sila. Sa biyaya ng Diyos, sina Red at Seth ay natuto silang maghugas ng plato, magsaing, magmap ng sahig, maglinis, magluto. Katulong din namin silang maglaba. No choice eh. Kami lang ang gagawa. Kaya po pagka ganun eh, matututo ka talaga. Pagka ikaw na lang sa buhay mong mag-isa. Hindi madali para sa mga magulang. No po, para i-disciple ang kailang mga anak. Pero kailang matuto sila sa hirap. Kailang masanay sila sa buhay na mahirap. Dahil marami pang sasagupaing digmaan at labanan sa buhay ang ating mga anak. At higit sa lahat, natuto sila na pwersa silang mag-memory verse ngayong lockdown. Pwersa ko talaga, pinilit ko, sinadya ko yon. Kasi sabi ko sa kanila, anak, sa una lang yan, mahirap yung pag-memorize ng verse. Sa susunod niyan, lalong mas mahirap. Kasi lagi na sinasabi ni Seth, Daddy, ang haba-haba naman ng verse na to, pwede bang ma-exe na lang? Pero ngayon, madali na lang sa kanila, kaya daw niya. Again, ang point is, dapat sanayin ang mga bata na nahihirapan. Allow them to face the difficulties of life dahil yun ang katotohanan ng buhay. Akala kasi ng mga bata, o ng mga kabataan ngayon, pag inutusan mo, sila ay pinapahirapan o inaalila. Hindi nila nalalaman na yun ay practice at training sa kanila para sa pagsagupa sa matindi pang hamon ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga batang lumaki sa gawaing bahay at laging nauutusan ng kailang mga magulang at higit sa lahat marunong maghugas ng plato, sila yung tapos na kanyang pag-aaral, nagtatagumpay pagdating ng araw. Alam niyo po, hindi sila kawawa. Ang kawawa yung walang alam sa buhay. In Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Magtiyaga, magtiis, magpractice na mahirapan kasi yun ang totoong labanan ng buhay. Para pag wala tayong
Ano po, pag wala tayong mahugutan, eh merong lakas mula sa Panginoon. Huwag maghiram ng lakas sa iba. Binigyan tayo ng Panginoon ng lakas at tibay ng loob. Huwag tayong laging nakasandal, nakaasa sa lakas ng iba. Gamitin ang sariling lakas na bigay ng Panginoon. Because if you are overly dependent to anyone or anything, means you are weak. Ano ka, infant or baby? Pag baby ka, hindi ka makalakad, kailangan mong, hindi ka makapag-isa, kailangan mong alalayan, kailangan mong kargahin. Kapag na-poops ka, kailangan mong punasan at tugasan. Pag nagugutam ka, kailangan padidehig. Hindi ka ganoon, tanaw. Bakit yung mga sanggol, bakit kailangan pang pinuputol ang pusod nila na nakakabit sa ina? Kung gusto lang talaga ng Lord na forever kayong magkasamang mag-ina, eh di sana di nalang pinutol yung pusod na nakakabit sa ina. Pinaghiwalay talaga ng Panginoon para makapag-isa ang bata. Design yun ng Diyos sa tao. Kahit pa nga mga kambal, hindi naman sila sabay na ipinanganak. Solo pa rin silang lumabas sa bahay bata ng kanilang ina. Mag-isa silang, ganun din naman, mag-isa silang haharap sa kanilang manlilika kapag sila'y namatay. In Psalms 146 verse 3 and 4, do not put your trust in princes, in human beings. Who cannot save? When their spirit departs, they return to the ground on the very day their plans come to nothing. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag daw magtiwala sa magagaling, sa mga prinsesa, sa mga may kapangyarihan, sa mayayama, matatalino, mga mauusay, sa mga famous, sa mga expert, dahil nagkakamali din sila. Huwag daw over-dependent sa kanila dahil kagaya din nating mamamatay sila. Now this time, I want to challenge you. Choose to be strong. Choose to be victorious. You are not a victim. You are victorious. You can live. You can't live a negative and expect a positive life. Find the best in yourself. Sabi mo sa sarili mo, I did a good job. I am more than conqueror. Sabihin mo nga sa sarili mo ngayon, I did a good job. Ang galing-galing ko, tapos humarap ka sa salamin, manalamin ka, pagkatapos ng mensaheng ito, at sabihin mo sa sarili mo, ang cute-cute mo. Because we are reflect on the image of God. We are not being boastful or prideful, but we are building confidence in ourselves. Because we are made in the image and likeness of God. If you criticize yourself, you criticize the Creator, the one who made you. Minsan nakikita lang natin yung good qualities ng ibang tao, pero hindi natin nakikita ang good qualities na meron tayo. Minsan ang galing-galing natin mag-affirm ng iba, pero ang sarili natin, di man lang natin ma-appreciate, di man lang natin ma-commend. Hindi natin makita ang galing na meron tayo. Kaya minsan nagtatampo din yung sarili natin eh. Dahil masyado tayong tormentor and torturer ng ating sarili. Malupit tayo sa ating sarili. Nagigilty pa tayo pag ina-affirm natin ang sarili natin. Kunwari, pa-humble effect. Kasi feeling natin palagi tayong fail. Wala tayong kwenta, hindi natin maabot ang pangarap natin, kawawa tayo, ikaw mismo nagda-down sa sarili mo. Kaya yung sarili mo nawawala na ng drive, ng gana sa buhay, nalulugmok na pati ang espiritu mo, hanggang ma-depress ka na. Sino ba ang mag-i-encourage ng sarili mo kundi ikaw mismo? Sa buhay ni Haring David, no one is around him to give encouragement. Ang sabi ng 1 Samuel 30 verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons, for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. Ano daw ang ginawa ni David nung babatuhin na siya ng mga tao? Nung hinahunting na siya? Ang sabi niya, he encouraged himself in the Lord. It's okay kung nandiyan ang mga pamilya mo, mga friends mo, jowa mo, may mag-i-encourage sa'yo. What if no one is encouraging you? Paano kung wala sila? At walang mag-cheer up sa'yo? Remember that the main source of our encouragement is God, only God. We have to remember what God has done in our life.
Kasi kung punong-puno ka ng good things, ng encouragement, ng affirmation sa iyong sarili, automatic yun, naapaw ka at pupunta sa iba. Paano ka mag-i-encourage ng iba kung ikaw mismo ay discouraged? Pag full tank ka, pwede ka magsali ng gasolina sa iba. Because you did not give away what you don't have. Hindi ka pwedeng magbigay ng wala sa'yo. Maraming bagyo ang buhay. Maraming hirap, maraming masasakit na pinagdadaanan ng tao. Pero ang paalala ng salita ng Diyos, sa 2 Corinthians chapter 4, 8 and 9, we are hard, pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Yes, natalisod tayo, nadapa tayo, natumba tayo, pero di tayo papayag na apak-apakan lang ng lahat na nagdaraan sa ating harapan. Babangon tayo. Hindi tayo magmumukmo. Lalaban tayo sa laban ng buhay. Ang mga problema na kinaharap natin ngayon ay balang araw ay magiging tropeyo natin, mga bato ng kapalaran na magiging monumento kapag inipo natin. Ang bawat sugat na magiging bulaklak na humahalimuya pagdating ng araw. God's people are strong and brave, not weak and afraid. It is your choice. Depende na lang sa gusto nyong topic. Pag gusto nyo ang topic, laging makakumahina, kawawa naman ako, walang-wala ako. Mapapansin nyo, alam nyo, pakonti ng pakonti ang makipag-usap sa inyo. Kasi normally, people don't invite problems, they only invite solution. Huwag laging magpapaawa sa kapwa. Kapag nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ito, purihin ng Diyos, buhay ka pa, ang ganda-ganda ko, ang yaman-yaman ko. Yan! Kung wala ka bang pera, bibigyan kita, ganun dapat ang mga pasok. Pero pag sinabi mo, kumusta ka? Ito, ang taas ng BP ko, may diabetes pa ako, wala kaming ulam ngayon, natigit sa lahat. Naka-face mask pa ako, naka-face shield. Alam niyo kung bakit? Kasi may COVID ako, baka mahawa ka. Ewan ko lang kung may kumausap pa sa inyo. Alam niyo, ako'y nagtataka ngayon. Dati po, kapag nilalagnat ang ako noon, nanay ko lang ang nagmamalasakit sa akin. Aba ngayon, aba, pati kapitbahay ko nagmamalasakit na rin, pati buong barangay concerned sa akin. Pwede po bang pakisagot nyo ngayon yon? Hindi ko talaga maintindihan ang mundo. Pati buong lungsod, talagang pag nilalagnat ka ngayon, concerned silang lahat. Kasi minsan yung kausap natin, may gusto din sanang idaing, kaya lang naunahan mo na ng daing, kaya di na lang dumaing. Kasi meron din silang sariling problema. Kaya yun, nadodoble ang kanilang nararamdaman. Kaya pagka hindi balansya ang kanilang nararamdaman, nagpapatiwakal na lang. Kasi mas lalong lumalala ang kanilang problema kasi nadinig ka. Minsan nagtanungan kami mga pastor sa isang Zoom meeting, kung ano daw ang prayer request ko. So nagsabihan ang mga problema, mga pastor, na ipagpipray. E ako yung last na tinanong, ano daw ipagpipray ko sa akin? Sabi ko sa kanila, wag na lang muna. Sa bigat at hirap ng nararamdaman nyo, pag dumaing pa ako, baka magpatiwakal na kayo. So hindi na ako nag-prayer request dahil narinig ko na lahat ng kailang prayer request. Lahat tayo may kanya-kanyang dalang pasanin. Hirap at pagsubok sa buhay. Iba't ibang alang form, iba't ibang hugis. May mga dala-dala tayong lungkot, takot sa buhay. Pero walang problema na harapin tayo na di naranasan ng iba. Ng mga naunang tao, naranasan nila yan. Walang bago sa mundo, walang bagong problema na hindi na dinig ng Diyos. Lahat ng klase ng problema na idain na sa Diyos. At alam niya kung ano ang solusyon. Dahil lahat ng problema may solusyon. Kapag walang solusyon, hindi yan problema. Again, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Lahat ng tanong may sagot. Lahat ng problema may katapusan. Ang isang sikreto para masolve ang problema mo, malapit na matapos, huwag kayo mainit. Maghanap kayo ng taong may problema na mas malala pa sa kalagayan mo. Find and help someone else to solve their problem. Naku, pastor, di ko nga masolve itong problema ko eh.
itong sarili ko, pakikilaman ko pang iba. No, merong misteryo dyan. Merong hiwaga sa nagsusolve ng problema ng iba kahit may problema ka. Kasi kapag may problema ka at yung problema mo ay kapag yung problema na iba nagsusolve ka pa rin ng problema ng iba, si Lord naman ang kikilos at gagawa ng paraan para masolve ang problema mo. Ayaw mo ba nun? Because we are blessed to be a blessing. Look around. Yung mga taong pwedeng ipag-pray natin, mga kaibigan, may sakit, mga ka-office mate mo, na may pinagdadaanan, encourage them. Sa iyong mga kapitbahay na kailangang ma-meet yung kanilang mga needs, kahit na may problema ka, mas matindi yun. Kesa mag-sermon ka na napakaraming sermon o preaching na maraming preaching, mas powerful yun kesa sa mga high-paluting theologies and doctrines o religious activities na meron tayo. If you give your time, energy, effort, and even resources to others, you will see that the windows of heaven will be open and bless you. In the natural world, o sa unang tingin, sasabihin natin na ngailangan din naman ako, pero God's way is not our way. Don't live focus on yourself. As you bless others, God will bless you. At habang ginagawa mo yon, ang hindi mo napapansin, nasusolve na rin ang sarili mong problema dahil si Lord ang nagsusolve noon. May kakaibang hiwaga sa mga tumutulong. No po, kahit sila may sariling problema pa rin na kinakaharap sa buhay. Sabi ko nga kay Ate Rax nyo, pagpaubos na ang budget namin, mahal, maghanap ka ng mga taong pwedeng tulungan at mabigyan. Yun po ang sikreto namin, purihin ng Panginoon. Dahil may hawak naman talaga ng savings account natin, walang iba ang Diyos. Siguro magtataka kayo, bakit nakakatulong sinara, bakit may nakatutulong sinara, sakto lang naman ang meron sila. Pag nangutang kayo, kulang na. Yun ang tuklasin natin, yun ang hiwaga sa salita ng Diyos. Sige nga, ulitin natin ang motto natin ngayong gabi, baka nakalimutan na. Again, sabay-sabay tayo. Ang dami-dami kong pera ngayon, sino kayang mabigyan? Again, ang dami-dami, pakibunot sa bulsa, lagyan niyo po yung kamay niyo sa bulsa, and again, sabihin mo sa katabi mo, ang dami-dami kong pera ngayon, sino kayang mabigyan? Ganun po. Pero pa nagkukwento ka, alam mo, pastor, isinama ko pa naman siya sa prayer, tapos sumama sa iba. Diba? Pa nagkwento ka ng mga ganun, yung mga nakakahindik-hindik. Walang kakausap sa'yo. Kaya baka nga hindi nasusolve ang problema mo, hindi ka marunong mag-solve ng problema ng iba. Imposible kasing nagtanim ka nang hindi ka aani. Siyempre, kapag may tinanim, may aani. Nagtanim ka ng kabaitan, ng kabutihan, mag-aani ka ng pagmamahal. Hindi man ngayon, maaaring para sa mga anak mo. Biblical yan. Sa buhay na mag-best friend sa Bible, sino nga pala nakakilala mag-best friend sa Bible? Sino? Kilala niyo ba? May sumagot niya, Pastor, ang mag-best friend sa Bible, walang iba kundi si Tom and Jerry. Alam ko, at least alam niyan. Siyempre ang buhay, lagi may cause and effect. Gusto kasi ng Diyos, gamitin ka, at hindi lang para sa sarili mong kapakanan, nais ng Diyos na buhay, no po, na gamitin ka ngayong gabing ito, maayos ang mundong ito na yung ating ginagalawan at gustong marinig ng Panginoon sa iyo ngayong gabing ito na ibigay mo ang iyong puso anumang problema ang iyong kinakahirap. Napili ka niya para sabihin, ipaliwanag ang mga nakakatarantang mga uncertainty ng mundong ito para ipaliwanag sa mga tao, ipaunawa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa mga taong nasa paligid natin sa pandemyang ito. In Galatians chapter 6, 9-10, let us not become weary in doing good, for the proper time will be reap harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Choose to be strong. Choose to be joyful. Choose to be courageous. Because if you are strong, you attract people to be near you. And when people are near you, you get help without asking it or for it. Hingin mo man ng hindi, tutulungan kanila. That's the law of attraction. Positive plus plus positive equals positive. Be strong in the Lord. Encourage yourself in the Lord. Receive strength from the Lord. He is the author of health. He is present help in times of need. In Psalm 46 verse 1,
God is a refuge and strength, in ever-present help in times of need. Kung hindi mo pipilitin na palakasin ang loob mo, ikaw din ang panghina ng loob. Kapag lagi kang emotional, paawa ka, lalo na sa social media, na wala naman sila kinalaman ang buong mundo, pagpipestahan ka lang ng mga chismoso at chismosa, hindi ka talaga makakaahon sa iyong problemang pinagdadaanan. Tulungan ka nawa ng Panginoon, tulungan mo din ang iyong sarili, encourage yourself in the Lord. At muling makita natin ang kagandahan ng buhay at ang saya nito. Be strong and courageous. Give them all to Jesus. God bless us all. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for your presence is here. Lord, to those people who hear this word of yours, Lord, let your encouragement be with them, Lord God. Kausapin niyo po sila. Speak to their hearts powerfully. At nawa po, Panginoon, magbigay nga po kayo ng kalakasan sa lahat ng nakinig ngayong gabing ito. Sa iyo ko po itinatalaga ang kanilang mga buhay. Ikaw po ang aming buhay. Ikaw po ang aming kaisayahan. We will give all our worries, our bitterness, our discouragement, our insecurity, Lord, in your hands alone. In Jesus' name, amen and amen.